Huli sa magkakaiwalay na operasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga nagbebenta umano sa dark web ng mapanganib na kemikal na pwedeng magamit sa terorismo. Nakatutok si John Consulta. Pagkakuha ng hudyat, agad pinasok ng mga tauhan ng NBI ang bahay na ito sa Cagayan de Oro City. Pagdating sa ikalawang palapag, nakuha ang kanilang pinaka-target. Arestado ng NBI ang isa sa mga member ng grupo na nagbebenta sa dark web ng radioactive na uranium. Bago ito, may nahuli ding suspect sa Pasay City na unang nagtangka magbenta sa isang undercover buyer ng NBI. Pati sa Cebu City, may isang inaresto kung saan may nakuha ring uranium sa isang area sa ikinasang follow-up operation. Ayon sa NBI, nagpositibo sa pagiging radioactive ang mga suspect na matagal na umulong exposed sa ibinibenta nilang uranium. Lubhang napakadelikado nito, kaya ang mga NBI agent at PNRI na sumabak sa operasyon, nakasuot pa ng protective suit para proteksyon laban sa radioactive material. Ang DU ay maaring gamitin as dirty bombs or radiation dispersal devices. This makes the DU as dirty bombs the ultimate weapon of terror. Our subjects were intending to sell it to foreigners and not to Filipinos. Yung powder, pag na-inhale, pag pumasok sa lungs, alpha emitter yun eh. Yun talaga ang magiging may material ka na nasa loob mo na nag-generate ng alpha particles, which is a potential route for cancer. Bukod sa peligro, ikinabahala ng PNRI kung paano ito nailusot ng ilang individual. Mayigit 100 depleted uranium ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon na ibinibenta sa kabuang halaga na 173 milyon pesos. Ito ang kauna-unang operasyon ng NBI at PNRI na may kinalaman sa uranium na isang radioactive material. Ayon sa NBI, kahit na mabigat ang implikasyon ng ginawa ng mga suspect, bailable ang kasong kinakaharap ng mga ito sa ilalim ng RA 5207 na 1968 pa na ipasa. We hope that there will be a review of the law. As we speak, we understand that there is a pending bill para ma-improve itong batas. Iniimbestigahan na ngayon sa tulong ng ating Interpol at FBI and other agencies, dinidetermine na natin kung paano na ipasok dito sa Pilipinas yung mga uranium na yan. Nagsasagawa na ng decontamination ang PNRI sa mga lugar ng operasyon sa Pasay, Cebu at Cagayan de Oro para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.